Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys, Magandang Balita Biblia. Today is 07 June 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 7. Si Jeremiah ay nangaral sa templo. Pakisabayan ako ng basa guys, para pare-pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 7 verse 1 to 2, pinapunta ni Yahweh si Jeremiah sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito, "Makinig kayo mga taga-Juda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh." Verse 3, pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa at kayo'y papayagan kung mananatili rito. Verse 4, huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, "Ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh." Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Verse 5, magbagong buhay na kayo at iwan na ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Verse 6, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan. Sa lugar na ito, talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga diyos-diyosan sapagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Verse 7, kapag sinunod ninyo ito, pahihintulutan ko kayong manatili sa lupaing ito na ibinibigay ko sa inyong mga magulang upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Verse 8, bakit kayo nagtitiwala sa mga salitang walang kabuluhan? Verse 9, nagnakaw kayo, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa hindi katotohanan, naghahandog kay Baal at sumasamba sa mga diyos-diyosang hindi ninyo nakikilala. Verse 10, ginagawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos haharap kayo sa aking templo at sasabihin ninyo, "Ligtas kami rito." Verse 11, bakit ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Verse 12, pumunta kayo sa Shiloh, ang lugar na una kong pinili upang ako'y sambahin ninyo. Tingnan ninyo ang ginawa ko sa lugar na iyon dahil sa mga kasalanan ng aking bayang Israel. Verse 13, at ngayon ginawa rin ninyo ang mga kasalanan iyon. Paulit-ulit ko kayong pinaalalahanan ngunit ayaw ninyong makinig. Hindi ninyo pinansin ang aking panawagan. Verse 14, kaya naman ang ginawa ko sa Shiloh ay gagawin ko rin sa templong ito na labis ninyong pinagtiwalaan. Wawasakin ko ang lugar na ito na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang gaya ng ginawa ko sa Shiloh. Verse 15, palalayasin ko kayo sa harap ko tulad ng ginawa ko sa inyong mga kapatid sa angka ni Ephraim. Ang pagsuway ng mga tao. Jeremiah chapter 7 verse 16, sinabi ni Yahweh, "Huwag mong ipinalangin ang mga taong ito, Jeremiah. Huwag kang mananangis para sa kanila o magmamakaawa sapagkat hindi kita papakinggan." Verse 17, "Tingnan mo ang kanilang ginagawa sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem." Verse 18, "Nangunguhan ng panggatong ang kanilang mga anak ng nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababaihan upang ihandog sa Diyos-Diyos ang tinatawag nilang reyna ng kalangitan. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang aking kalooban." Verse 19, "Sabalit ako bang talaga ang kanilang sinasaktan? Hindi manapay ang kanilang sarili ang sinasaktan nila at inilalagay sa kahiyan." Verse 20, "Kaya nga ibubuhos ko sa lugar na ito ang aking galit at puot. Madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao at mga hayop at pati mga punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sinumang makakapatay." Verse 21, "Mabuti pa'y kainin na lamang ninyong lahat ang inyong mga handog na susunugin kasama ng mga handog na pinagsasaluhan. Ako si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito." Verse 22, "Nang ilabas ko sa Ehipto ang inyong mga magulang, hindi ko iniuto sa kanila ang tungkol sa mga handog na susunugin o iba pang handog." Verse 23, "Subalit,
Inutosan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Verse 24, ngunit hindi sila sumunod, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama sa halip na nagpakabuti. Verse 25, mula nang umalis sa Ehipto ang inyong mga magulang hanggang sa araw na ito, patuloy ako nagpapadala ng aking mga lingkod, ang mga propeta. Verse 26, subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagaan at matigas kayo, at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga magulang. Verse 27, kaya Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo, tatawagin mo sila ngunit hindi ka nila papansinin. Verse 28, kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ni Yahweh na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang mga landas, naglaho na sa kanilang katotohanan at hindi man lamang nababanggit ang mga kasamaang ginagawa sa libis ng Ben-Hinnom. Verse 29, Jeremiah chapter 7, verse 29. Manangis kayo, mga taga-Jerusalem, putulin ninyo ang inyong buhok at itapon ito sa malayo. Manghahoy kayo sa ibabaw ng mga burol sapagkat itinakwil at pinabayaan ni Yahweh ang mga taong kanyang kinapupuutan. Verse 30, napakasama ng ginawa ng mga taga-Juda, ang mga Diyos-Diyos ang kinasusuklaman. Ko'y inilagay nila sa aking templo, nilapastangan nila ang aking tahanan. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Verse 31, sa libis ng Ben-Hinnom ay gumawa sila ng altar at tinawag nilang Tophet. Doon nila sinusunog ang kanilang mga anak bilang handog, hindi ko inuutos sa kanilang gawin ito at ni hindi man lamang ito sumagi sa aking isipan. Verse 32, dahil dito darating ang panahon na hindi na iyon tatawaging Tophet o libis ng Ben-Hinnom, kundi libis ng kamatayan. Maging isang libingan ng Tophet sapagkat wala ng lugar na mapaglilibingan. Verse 30, ang mga bangkay ay akakanin ng mga ibon at maiilap na hayop. Walang sinumang makapagtataboy sa kanila. Verse 34, at sasalantain ko ang buong lupain hanggang ito'y maging isang desyerto. Hindi na maririnig sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem ang mga himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na mapapakinggan ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Hanggang dito na lang guys. Mahaba-haba rin yung chapter 8. Ba't kaya ganun, no? Laging pinaparusahan ni Father God yung mga ano. Lagi niyang sinasabi, pinili yung bayang Israel. Pero pagka ganyan naman, pinaparusahan din niya. Pag sumasamba sila sa mga Diyos-Diyos, ang pinaparusahan ni Father God. So, 08 bukas, diba? 08 June. Pero sa generation kasi natin ngayon, guys, hindi ko alam kung tapos na yung gyera nila dyan sa, ano, sa Israel. Kasi dapat, hindi sila tumatanggap ng mga ibang, ano ba, ibang kasi halo-halo na kasi dyan eh, mayroong iba-iba ng faith. Dapat ang talagang nakatira lang dapat sa Israel yung sumusunod lang kay Father God, kasi kung hindi, madadami sila sa parusa. Okay, bye everyone, God bless.